Good morning po sa lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ayan, kalalabas ko na naman po ulit sa trabaho. Kaya lang matagal po yung bus. Kaya lakarin na lang po natin. Alay, lakad po tayo. Okay lang po yun dahil makulimlim. May lilim po ba? May lilim. Kasi malalaki yung mga kahoy. Maaga pa naman po kasi. Kasi dito po ang 9:30 ng umaga is maaga pa yun. Maaga pa yun dito. Biruin nyo naman po ang oras ng lunch nila dito ay karamihan 3 to 4 o'clock ang lunch. Kasi magdi-dinner naman po sila ng 9 p.m. 9 to 9:30 p.m. ang dinner nila. Ay, lakarin na lang po natin. Exercise na rin po. Total mala. Lilim naman po dito. Dahil gawa ng mga malalaking kahoy. At least wala naman po tayong trabaho ngayon. Okay lang. Ay, lakarin na lang po natin. Ay, tingnan niyo po yung aso. Oh. Masalubong po natin. Ipinasyal siya. Ang cute niya. Oh. Hey, so cute! Ala! It's a muy blanco. Ay, blancora de la pilong. So cute! Thank you. You're welcome. Bye! Ganda po nung aso eh. Ang klase po nun is ano yun? Pinapaliguan po yun. Pinapaliguan, dinadala po yun sa parlor. Parlor bang tawag doon? Yung sa anuhan din ng aso, kahit sa aso. Tama po ba yun? Ang ganda niya. Puting-puti yung buhok. Tingnan nyo nga naman po, hindi naman po ako mapapagod po dito dahil ang lilim, ang lalaki po ng mga kahoy. Ayan po. Ayan. Sa atin po kasi hindi pwede yung may mga kahoy sa tabi ng daan dahil sa dami po naman ng mga kable ng mga kuryente. Pag may malakas na hangin o kay bagyo, ulan, hindi pwede, baka yun pa ang dahilan na magka-ground. Ay. Ito yung maganda pong ano, paglalakad. 9:33 na po ng umaga. Pero ayan oh, dahil po sa kahoy, malamig po yung ano, simuin ang hangin. Maganda po yung maglakad-lakad. Kasi po, kung hihintayin ko pa yung bus, makarating na ako doon. Kung saan po ako bumababa, wala pa rin yung bus. So, nag-decide na akong lakarin ko na. Kayang-kaya naman po eh. Sanay naman po ako. Laking probinsyana po ako eh. Nung elementary nga po kami, nilalakad lang po namin, galing po kami sa amin. Sa bukid. Oh, nakapaapa-apa talaga. Dahil inaavoid na maputikan yung uniform. Bitbitin po talaga yung tsinelas noon. Kaya napakabilis pong mapudpud ang mga tsinelas po noon dahil syempre po rough road pa ang mga daan noon. Diyos ko, lalo na po pagkamanipis ng tsinelas mo pag nakaapak ka ng bato. Matukol yung paa mo. Grabe, sakit. Hangbay, ang sipag naman nito. Ay, nakandama. Ayan po, oh, ang gaganda po ng mga kahoy. Ayan ko, yung klaseng kahoy ba ito? Tingnan nyo po. Oh. Comment na lang po kayo, anong klaseng kahoy po ito? Jimelina, ganun, ganito po ba yung ano? Utalpang nga ako. Ay, ganito po ba yung Jimelina na kahoy? Tingnan nyo po, oh, ang lalaki.
Gaganda talaga, oh. Ayan. Grabe. Ito po yung nagbibigay ng ano, lilim sa daan. Lalo na pa itong ano na, summer na, itong July, August, sobrang init po. Ito po yun. Nagbibigay ng lilim. Palaruan po ng mga bata. Ayan, kahit saan po, oh, nadaan, oh, may mga kahoy po talaga. Ayan po, sa magkabilaan. Kung nakita nyo po yung may mga edad na naglalakad po sila. Exercise po kasi eh. May kutse. May taxi. Aha. May taxi po. Ayan, pwede na po. Pwede mo pong mag-cross. Wala naman pong sasakyan. Dahil nakarid pa kasi. Ay. Alam niyo po ba? Ayan. Marami na po tayong nabanggit. Alam niyo po ba yung ano, daan dito, lalo na po yung pedestrian? Magigibitin talaga po yung sasakyan. Titigil po talaga yan. Automatic po yan kahit walang tao pa. Magi-stop po talagang mga yan. Kasi hindi rin po nila alam, baka may biglang tatawid. Tigil po talaga sila. Tapos pag wala na talaga, saka lang sila tatawid. Hindi po dyan sa Pilipinas ang sasakyan doon patitigil talaga sa pedestrian. Hindi pagbibigyan ang mga tao. Mauuna pa talaga yung sasakyan kaysa yung tao. Kaya grabe po, ah. Disiplina po ang mga tao dito. Grabe po. Imahinati po. Dito ka sa ano, nakakita ka ng ano, ng malalaking kahoy. Nasa sentro ka, makakita ka ng malalaking kahoy. Ayan po. Dahil pinapahalagahan po nila ang kahoy. Inaalagaan po mga yan. Pag may nag-uubra, yung construction ba, babalutan po talaga yung kahoy para hindi po masaktan or ma-damage ba yung mga puno, ganun. Babalutan po talaga yan para safety sila. Ha! Tingnan nyo nga naman po. Kaya malilim. Tingnan nyo nga naman po. Nandito na po ako. Ilang bus stop na lang. Makakarating na po ako. Pero yung bus na hinihintay ko, wala pa rin. So, maganda po talaga yung maganda po yung naging desisyon ko na maglakad na lang ako. Ayan. Tingnan nyo po. Lilim. At saka napagaganda po dito, oh. Meron ding lane para sa mga nagbabike. Yan po. Lane para sa bus, taxi, ganun po. Ang sobrang init po talaga yung hapon na, yung mga alas 2 hanggang alas 4, sobrang init po yun. Sobrang init. Tingnan nyo po, ang linis-linis na nga po ng daan. Ayan, nandyan na naman yung truck. Ayan, nagbubuhos na naman sila ng tubig. Naglilinis po sila ng daan. Pero imagine po, ah, bundok po ito. Malayo po ang dagat. Imaginin mo naman po, saan sila kumukuha ng napakaraming tubig. Abundansya sa tubig. Ayan po. Marami pong tubig. Kahit bundok po ito.
Tingnan niyo po ang gaganda po ng mga kahoy. Lilim. Nakatulong nga naman sa akin yung ano, yung bus na late na darating. Kasi, yan po. Oh, tingnan niyo po yung kalapati. Nakatulong po dahil naglakad po ako. At the same time, exercise ko na rin. Dalawang bus stop na lang, pakakarating na po ako. Mas malayo pa nga po yung nilalakad po namin noon eh. Kahit na nung high school ako, nilalakad pa rin po namin. Ah, yung galing kami sa bukid, tapos pupunta sa baba, kung saan po kami nag-aaral. Nilalakad po namin yun araw-araw. Pag maitapat ka naman din sa araw, Diyos ko, painit. Pero okay lang dahil kailangan din natin ang ano, araw. Mas inaagan lang naman tayo paminsan-minsan. Kasi pag winter naman po, wala na. Never ka nang masinagan ng araw. Makulimlim lagi. Tapos balot na balot ka pa dahil sobrang lamig. Ayan po. Pag dito sa lilim, so sarap pong maglakad dahil lamig. Lamig yung hangin po. Sarap. Ganito po sana sa Pilipinas ba? Kahit sobrang init dahil maraming kahoy na malalaki na pagsisilungan. Okay lang. Sa hirap naman po kasi ng buhay natin sa Pilipinas. Kaya minsan hindi natin na re-reserve yung mga kahoy. Pinuputol dahil iuuling kasi yun naman po ang hanap buhay, pero mali pala yun. Kung may ibang pasanang pagkakakitaan ng pera, huwag. Tingnan nyo po dito, nandito ka sa sentro, ha, sentro, sa Spain po ito, pero ang lalaki po ng mga kahoy dahil inaalagaan mga ito, inaalagaan po ito. Tingnan nyo naman po, o yan na. Malapit na po ako, yan na. Nakarating na po ako kung saan po ako bumababa. Wala pa po yung bus. Bes? So nakatulong. Katulong pa. Exercise pa ako. Ayan. Ayan, hanggang dito na lamang po. Ayan po, nakarating na po ako dito kung saan po ako bumababa. Wala pa po yung bus. So, ayan, mag-iingat po tayong lahat. Happy Saturday po. Bye!